Magandang umaga po ulit mga kabiyahero. Nandito na po ulit tayo sa ating taniman. At ito po ay pa 2 days namin ngayon na nagtatanim ng aking luya. So bali lilipat na nga po kami doon sa kabilang partida, sa padalawang partida po ng ating pagtataniman. So yun nga po, habang nag-almusal po ang ating mga kasama bilang paghahanda at para po malakas ang ating katawan pagtatrabaho, kailangan po sila kumain muna. Habang nag-aalmasal po ating mga kasama, ito ay nag-ahanda po sila. Magamit vegetable po, paring aka, sibuyong, at ang bagong recruit, Bagyo. Oh, sabay na rin po tayo sa pag-aalmasal mga kabihiro. Ang almasal po natin ay pandesal with cheese. Okay. Medyo maingay po ulit ang ating kuliglig at namalayang may tao. Kaya pasensya na po sa ingay ng ating kuliglig. So mga kabihiro, kahapon po ay namin naumpisahan na kami dito sa partidang ito na dalawang plot. So yun po mga kabihiro, mapapansin ninyo na kung bakit po may space ng ating plot. Ang purpose po di yan, mga kabihero, ay para po pag nagtubuan ang mga damo at aalisin natin ang mga damo o kaya ay magagamas, so may matatayoan po tayo at hindi po natin matutungtungan ang plot ng ating luya o ang ating mga luya. Kaya mahalaga po na may space ang ating plot. Mahalaga po ang pagitan. Kalahating metro po ang pagitan. At yung pong plot, ang loob ng ating plot ay humigit kumulang sa 1 meter kalahati para po abot kamay at sa po ating ginagamasan. Ito po ay padalawang partida ng ating tataniman. At yung patatlo po nandoon sa bandang labak. So pagka po tayo may binhi pa, maaari po matam ng ating yun. Pumapatak po na ang magiging binhi o butas ng ating pagtatamnan ng luya ay 7 butas po. Ibig sabihin, 7 binhi din po ang mailalagay natin sa palapad. Yan po ang tamang pag-itan o space ng pagtatanim ng luya. Kabihiro, itong ating itinatanim pang ito ay haway pa. So kahapon, itanim na po natin yung pinalabaw. So natapos na po ang pinalabaw. At ngayon po ay haway na. Maaring dito po sa isang plot na ito ay matapos o maubos ng ating binhing haway. So ang susunod na po natin ngayon, pagkatapos po ng plot na ito ay ang ating tinagbak. Yan po mga kabihiro.
pinagbak po ang ating isusunod. Yun nga po mga kabihiro, sa pagtatanim po ng ating luya ngayon, so hindi po nawawala ang synthetic sa pag-apply po natin ng fertilizer. So ngayon po, may ipakikilala po ko sa inyo na isa po na makakatulong po sa pagpapaganda ng ating mga luya o anumang klase ng halaman, na ito po ay napakaganda na yun nga po, pampalusog sigit po sa ating mga crops na particular nga po sa ating luya, mga gabi or ube. Ito pong Power Grow Green Organic Foliar Fertilizer Growth Booster. So ito po, ang kahalagahan po nito mga kabihero, it contains chelated micronutrients and balanced plant nutrients, at increases plant yield and quality of fruit, and environmental friendly mga kabihero. At ito po sa ang application po nito sa isang drum, equivalent na 200 liters of water. Ibig po sabihin, sa isang drum po, ang ating pong ilalagay na Power Grow foliar ay 1 litro. So doon po naman sa ating isang sprayer na ganito, ay isa po sa ganitong takip po niya na kasama po ng ating galon na ito, ay nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, iron, manganese, copper, zinc, boron, moly, bodirium, and humic acid. Kaya mga kabihiro, itatry po natin ito. Sa totoo lang mga kabihiro, ito ay ngayon ko po lang gagamitin. At base nga po sa ating mga nakikita or ating pag-research, ay mainam po itong gamitin sa ating mga crops na yun nga po, makakatulong sa pagpapaganda at pagpapalaki ng ating mga laman lupa. Kaya mga kabiyahero, i-apply na po natin. So magtitimpla po tayo dito sa ating sprayer. So yun nga po, nakalagay dito ay shake well before using. Okay. So, yun po. So, isang sprayer, isang takip. Tapos, subukan na po natin ang bisa ng Power Grow Booster. Ayun po mga kabihiro, atin pong i-apply na ang ating Power Grow Booster. So ito po ay may oras ang pag-apply po nito. Kailangan po ay maagang maaga at huwag pong lalampas ng alas 9 ng umaga. At yun po mga kabihiro ang tatandaan. Unang-una, dapat po ay basa po ang lupa kung i-apply po natin ito. Kaya mga kabihiro, try na po natin. Sa ganon ay kalat na kalat ang ating mga pag-spray. So hindi naman po mawawala ang synthetic. Lalagyan din po natin ito pagkatapos po natin ma-sprayhan. So kailangan po ay synthetic.
mga kabihero, na-apply na po natin ang ating power grow booster. At nakita nyo po kung saan po natin in-apply. Sa akin pong bagong tanim na luya, sa ube, at saka po sa siling labuyo. So, abangan nila po natin ang improvement ng aking mga halaman. Kaya mga kabihero, thank you po. Tayo ng tanghalian, mga kababayan. Ayan po, may kanin, adobong manok, at may sawsawang sili na may kalamansi at patis. Wow. May packet yan. Ayan po, nga pala nakasahog dito yung packet na hinukay natin ng isang araw. Ayan po, matitikman po natin mga kasamahan, napakasarap po niyan. Okay, kain na kayo, sige, okay. Sige, kain na kayo. Ano ko kain sa manok? Okay, oh. Okay, kain, kain. Yan, nasa ano, kasi tupperware. Ito si itong aking kasamang ito, ito talaga po ito yung mala, ano, takot po sa buto, mga lagi may binalaw. Teddy boy. Teddy boy. Kain po mga kabihero. Talaga pong gutom na. Nanay, nakuha na ang gabi. Yan po mga kabihero, natapos na po natin ang padalawang partida. So may natira po tayong binhi na napakarami pa. At yun nga po, may nakaprepare pa naman po tayo na nabangbang na. So ililipat po tayo doon. At ng ating pong matam na ang patatlong partida. Kung mapapansin niyo po mga kabihero, ito po ay hindi na bago sa inyo. At ito po ay natamnan po ng taon. So ngayon po, tatamnan po uli natin. At ang ating pong gagawin ay dadamihan na lang po natin ang apply ng fertilizer. Nang sa ganun po ay bumalik po ang taba at ang grano ng lupa. Kaya mga kabihero, sa ngayon po ay medyo marami-rami ang ating maitatanim kumpara ng taon. Kaya medyo masaya po si Biherong Batanggino at medyo malapad po ang kanyang luyahan sa ngayon. Posibleng maging 2 kilo.
Daming napitas ni Biyahero na sili. Gagawin daw chili oil. Ang pupula. Ito po ang siling labuyo. So yun po mga kabiyahero, natapos na po natin ang pagtatanim ngayong season ito. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Pangunguna po at sa ating po mga kasama na nakatulong po natin sa pagtatanim, kay Bagyo, kay Buyo, kay Paring Aka at kay Teddy Boy. Kaya laking pasasalamat po ni Biyahero Batanginyo. At sana po ngayon ay maging matagumpay po ang ating mga naitanim na ito. At inaasahan ko po sa darating na harvest time ay marami po tayong ma-harvest. Kaya mga kabihiro, salamat po sa lahat ng tumutok, sa lahat na nag-like, nag-share, nag-subscribe. Thank you po. At lagi po nating tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay. Mga kabihiro, subaybayan na lang po ninyo at sana po ay antabayan na ninyo ang aking mga susunod na episode. At ang ating pong gagawin ay ang pagtutulos sa ating mga nakatubo na or tumutubo na overcrops. Kaya mga kabihiro, abang-abang lang po.